Ito po yung typical na CR na gagawin natin. So, merong isang ilaw. Saka isang switch na single switch. So, pag sinindihan natin yan. So, isang switch lang talaga. Na, isang ilaw at isang single switch. Ang gagawin natin dito ngayon, gagawin natin tugang to. Tugang, then dalawang ilaw. So, dito lang din lalabas yung dalawang wire niya. So, ito, usually, pag binuksan natin to, yung wire nito ay dalawa lang. Isang hot, yun yung may kuryente. Then, yung isang return na papunta sa ilaw. So, dadagdagan natin ng isang additional wire para dun sa pangalawang switching natin o yung para maging tugang siya. Then, ipupesto natin yung wiring niya dito sa banda rito. Okay. So, dito rin tayo magbubukas ng junction box para ilabas yung extra wire na gagamitin natin para makagawa tayo ng another switching. Okay. So, kaya umpisa na natin. So, open muna natin to. So, paano mag-open ito? Kahit kamay lang, kaya naman to. Hihilahin nyo lang pa ganyan. So, tandaan lang yan. So, hindi naman nabali yung ano yan. Yung mismong clip. So, makikita nyo dyan, dalawa lang yan. Okay. Papakita ko sa inyo paano makita yung hot o yung may kuryente tsaka yung walang kuryente. So yung hihilahin natin dito yung return o yung walang kuryente, papalitan natin ng dalawa. Okay? Hihilahin natin yung isa, then ipapalitan natin ng dalawang wire para maging tugang ito. So ito muna trabuhin natin. So sa mga bago, kailangan nyo mag-gloves o kaya patayin nyo muna yung switch sa main breaker nyo sa bahay. No? Para safety kayo lahat. So sa akin, hindi ko nagagamitan nun dahil nga medyo may experience na rin tayo. O, tagal ko nang ginagawa ito. No? So, sa mga bagong gumagawa, so, patayin muna yung main breaker o yung main fuse nyo o mag-gloves kayo. Okay. So, buksan na natin ito para makita natin kung ano yung itsura nito. So may kuryente ho ito. Hindi ko na pinatay. Sandali lang naman to. So gagamitan din natin to ng test light para matrace natin kung ano yung hotline. Ano yung return galing sa ilaw. So meron akong vlog tungkol sa test light paano gamitin. Panoorin nyo na lang para ano. Mas magkaroon pa kayo ng idea. So yung test light na bibili lang mo yan sa mga hardware. Ordinaryong hardware meron. So makita niya dalawa. No? So okay. Ngayon tanggalin natin yung wire nito. So para matanggal yung switch na to. So, need natin matanggal yung wire. Susundutin lang yan dito. Sinusundot yan. Pero may time na kailangan mo ng hilahin. Pwede rin mo rin hilahin kung sakali. No? So, merong time na masisira yung switch. Pero, ano lang naman yun. Yung katulad nito, mistak na, di ba? Pwede lang natin dyan. Para medyo lumuwang.
kasi itong pinati kong kasi itong scrubber. Habang inihilang mo yan, yan. Sundutin mo. So pagkakataon ito eh, medyo matigas. So liitan natin yung flat screw. So ito, hindi natin alam kung ito yung may kuryente o wala. So, sanayin niyo yung sarili niyo kapag nakakuryente o mayroong buhay yung kuryente o naka-on o kahit man naka-off yan. So, sanayin niyo na lagi niyong ilalayo muna yung isa. Ilibre niyo muna bago niyo gawin yung kabila. Okay? O ito, tingnan natin kung masusundot ito. Hihila naman ng konti, diba? So, tulungan na natin. Sundutin na natin ito. Ito lang naman, eh, kung gusto nyo makuha ng buo yung switch nyo. Pero kung ayaw nyo naman makuha ng buo yung switch, pwede nyo rin putulin. Putulin na lang yung wire. Putulin. Then, sa lapag nyo na lang tanggalin. So dito pinakita ko lang paano tanggalin yung mismong wire doon sa switch na. So nakuha naman natin ang buo. Okay. So ngayon itetrace natin to. Kung ano yung hot, ano yung return. Okay. So sa pamamagitan ng test light. Ay, ako hirap po. Nakakala ko na wala yung test light ko to pala. So okay. So paano maggamit itong test light? So, ang paggamit nitong test light nila, dahil isang line lang yung gagamitan natin, yung isang linya nito, okay, isang linya nito, hahawakan nyo. Okay? So, sisindihan, kasi merong wanti na dumali dito. Pag yung dinikitan natin, may kuryente, yung kuryente papasok dito, then, ikaw yung pinaka earth ground. No. Hindi ka makakuryente dito kapag ginawa mo na hindi ka nakadikit sa semento o kaya nakapaa ka. Makakuryente ka noon. Pero kung naka-stepping ka naman at alam mo hindi ka nakadikit sa anumang pader, hindi ka makakuryente. So, try natin kung nasaan yung hot line dito sa switch natin. Okay? So, try muna natin itong nasa taas. So, tingnan natin, no? So, tingnan natin. Ito, para nakikita nyo. So, ito. So, wala, no? Ah, yan, meron. Ito. Kung nakikita nyo, meron yan. Yan. So, tingnan natin sa kabila kung meron. So, meron din. Bakit ganon? So, meron din. Meaning, may load pa siya. So, kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ilaw. Ito yung ilaw. Tanggalin natin ito. So, ito yung ilaw niya. Tinanggal ko na. So, tingnan natin kung may kuryente pa rin yung dalawa. So, so try ulit natin. Tingnan natin. Sana. Yan ang makita niyo. So, meron. Meron yan, ha? Itong isa. Itong isa, wala na. Wala na siya, no? Wala na. Ito, meron. Hmm.
kasi wala na yung ilaw niya. So nagkakaroon pa rin ng current flow dun sa LED na ilaw. Okay. Kaya may ilaw kanina yung bawat isang linya. So kailangan tanggalin nyo muna yung load. So ito wala na. So ito yung hotline natin. It is, ito yung may kuryente. Ito yung sa yung walang kuryente. So ito yung return ng ilaw natin. So ito ngayon yung hihilahin natin. Okay. So nakita na natin yung mismong return. So pwede na natin patayin yung breaker natin o yung fuse box. Tapos natin makita to, yung mismong return. Ito yung return, ito yung hot. So, move tayo dito sa junction box. So, need natin i-open yan. Tanggalin natin yung bukilya. Okay. So ito yung dalawang linyang ng bulb, isang hot, isang galing litter. So alamin natin ngayon kung nasaan yung return nito. Okay. So hila-hilahin natin sa switch. Pero dito pa lang kita na natin kung nasaan yung mismong lineman o yung direct agad. So ito yun. So tatlo sila. Pero papakita ko sa inyo paano natin makikita nung walang tester o nung kahit what, hindi ka gumagamit ng test light. So ilahin ko yung return dito na nakita natin kanina. Nakita natin kung gagalaw yan o hindi. So nakita nyo kung gumagalaw. So meaning ito, ito yun. Ayan. Ito. So, titingnan natin kung mahihilahan natin ng dalawang wire. So kailangan dalawang wire na isusot natin dito. Para isa para sa switch, isa para dito sa ilaw na to, at isa para doon.
nakakalorit ako dito. So 3.5 din to. Wala tayong 14, so pwede rin naman itong 3.5. Ang tanong kung papasok dun sa tubo. Medyo mahigpit. So ito yung return, no? Ito. Hinila-hila ko yan. Ayan, ayan. Ito yung return. So inangat ko na yung hat. So ito, isa lang muna ang ikakabit ko para masukatan natin kung gaano kahaba. Hindi kagad pwede yung dalawa. Although pwede naman, pagsabayin ko na agad yung dalawa dahil mahaba naman yung weight ko. Para isang hilahan na lang gagawin natin. Pero usually kapag wala yung kulang yung wire mo, isa muna para masukat. Then ibalik mo ulit. Saka mo na gagawin dalawa para may sukat ka na. Pero ngayon, gagawin natin dalawa na kagad. Mahaba naman tong wire ko. Hindi mo na kailangan tanggalin yung wire tapos lagyan mo ng alambre. Yung mismong wire na rin yung gagawin nating puller. Para isang hilahan na lang tayo. So ito yung paglalagay niyo ng wire para mahila. Kailangan medyo talagang sakto lang siya para madaling hilahin. Sa paggawa nito, marami naman diskarte kung pwedeng. So, depende sa electrician kung ano yung nakasanayan nyo. So, kanya-kanyang diskarte lang ganyan. So, wala namang standard. So, ito, basic. Para sa mga gusto matuto. Kayo rin magkakadevelop sa sarili niya kung paano nyo gawin yung isang task. O isang trabaho. So ngayon, subukan natin hilahin niya ito. So ito yung ginawa kong pang paano magpuling. So hindi nagtumak pa na isang tape dito para hindi basta-basta bumitaw. So paglabas nito, dalawang wire na yan pag nahila natin. So dating dalawang wire, magiging tatlong wire. Although yung existing yan is solid, itong ikakabit ko ay scrambled. Nahilahin ko na ito sa taas. So kailangan talaga may helper yung ganitong trabaho dahil nga isa yung nag-i-guys sa mag-sosol. Pero sa ngayon, mag-isa lang tayo. So tatagayin natin yan. Pwede naman mag-isa. Pero syempre, mayroon nga kasabihan. No man is an island. Although parang mali ako, no? Parang mas maganda dito sa taas. Pero nandito na tayo. Gawin na natin yan.
sa bandi lang naman gagawin yan. Ngayon, ibalik mo mati. Sinahuli. So, medyo pahinga na konti. Ngayon, mag-isa na lang. Success tayo, lumabas na siya. Ito yung dating dalawang wire lang. Ngayon, tatlo na. So makita niya, bumitaw yung isang hinihila ko. Kaya natrasado siya, pero nakuha pa rin natin. Ito yung hila nating wire. So one time na hila na ginawa natin yan. So habaan ko pa ng konti yan para umabot ako dito. Yung isa. So, ito yung para rito. So, pinapakan ko lang para meron tayong allowance. And ito sa para rito. Ito na yan. Siyempre yung mahal pa rin. So, gusto kasi meron ding ilaw dito sa shower. May. So, ito yung ilaw natin para sa shower niya. Shower na gamit. So, dalawa na. So, itong line 1 na direct. So, i-split lang natin sa dalawa yan. Para magkaroon din ng supply. So ngayon, i-split ko na lang yung line 1 para magkaroon ng karoon sila ng isang line 1. So tandaan niyo na kapag nagagawa kayo, siguro din yung patayin niyo yung breaker at kaya pinapasin. So ito patayin yung kuryente natin.
kahirapan ng magdalik. Ang gagabihan yung mga ibang nagpapaputok. Delikado. Nagsimpo ang halang kakamatay mo. Nagmaaari patayin niyo yung kuryente. So ito yung ginagawa ko. Line 1. Para tigisa sila. Dahil pag nakisi mo yan ito, kailangan meron sila tigis ng line 1. O yung direct. O yung hot. Hot na line 1. Yung sa switch natin, hot na line 1. So, pag sinabing hot, meaning may kuryente dumadaloy. Pag neutral, so wala. Walang kuryente doon. Hanggat hindi gumagana yung load na pinagagamitan. So, yung neutral, yun yung nagpo-complete ng circuit. Then, nagkakaroon siya ng return current. Kapag naka-on yung load. Manyan or outlet. So ito, kompleto na yung ano natin. Circuit natin. So ito, para dito. So bus case natin. Then dito, para sa shower. So ganito yung wiring sa totoong bahay, no? Hindi man natin sabi yung totoo, yung backdated. So, karamihan talaga ng bahay natin ganito. Yung wiring. Walang color coding. So, black. Puro black. So, mag-lesson tayo next time kapag may time tayo. Mag-lesson tayo tungkol sa pag-wiring na puro black. Okay. Paano matahandaan kung ano yung hot, tsaka yung return. Ano yung, paano mag-mark, mag-marking ng switch 1, switch 2, switch 3. So ito, okay na. So nagawa naman natin. Okay. Ito yung para sa isang switch. Ito, yan. So, naging tugang na siya. Then, sa switch natin, ito yung hot. Then, dalawang return. So, ngayon, ikakabit na lang natin to sa tugang switch natin. So, ito yung tugang switch natin. Ay, ikakabit. Royo din siya. Then, ito naman yung LED natin. Ay, ikakabit. So, ikakabit ko lang ito ng temporary para mapakita sa inyo na gumagana yung circuit natin ginawa. Ito yung tugang switch natin na gagamitin. So, okay, wala pa itong kuryenteng ginagawa natin. Ha? Pinatay ko yan. So, safety first, kailangan patay ang kuryente. So, pag-open natin ng pakete ng tugang. So, buo siya, no? So, tanggalin natin yung plating muna, yung mismo front plate niya. So, ito lang yun. Kailangan mo rin ng flat screw. Dandan lang. Bago kasi, kaya dandan. So, yun, malaglag. Maniwala yung pagkadaan-daan mo. Okay. So ngayon, ito na. Paano magkabit nito?
So, mapansin nyo itong indicator dito. Pag nakaangat yan, nakaangat. So, off yan. Pag nakaganyan, on yan. Okay? So, usually, itong switch laging nakaganyan. Naka-on dito. No? Para pag yung pinapango madilim, dito, mag-on ang agad yan. Although, pwede rin naman pag ganyan. No? Pero, ang standard is pag ganito. Okay? So, correct nyo na lang ako kung mali o tama. No? So, para sa akin naman, kahit magkabaligtad, walang problema. Miski dito sa switching, ano yung hot, ano yung ano, parehas lang. Pero, i-standard rin natin. So, pag nandito yung indicator na on, so meaning, ito yung return natin. Return, return. Ito yung hot, para sa hot. I-jack muna lang yung hot. So, ang gagawin natin, ito, ipasok natin itong dalawang return. Then, itong hot dito, then i-jump natin. Okay? Okay, ulitin natin ha. Ito yung mga return. Dito yung hot. So, unahin natin yung hot. Ito, dito. Suot natin dito. So, walang kuryente ito ha. So, shoot na natin ngayon. Tapos, ito, gumawa na ako ng jumper. So, itong switch na ito may purpose yan. Yung makita nyo may hukay, ganun kahaba yung kailangan yung balatan na wire. Para pag suot nyo rito, hindi lalagpas. Hindi lalampas yung open na wire. No? So, try natin. So, walang nakalabas o walang naka-open na wire doon. So, pasok na pasok siya. So, pwede nyo naman tupiin yan. Para hindi may kumalusod dun sa box. So, ito, balitan natin itong dalawa. So, pagbalat lang, ganyan lang naman. Limitan nyo ng plies, then itong long nose. Then, dadamahin nyo kung malapit na yung mismo wire. Ah, ganyan-ganyan lang. Then, hilahin nyo pag ganyan. Labas. So, ganun din sa isa. Pitin nyo yan. Tansyayin nyo kung gano'ng kahaba yun. Then, ipitin nyo ito ng long nose. Yung mismong may talim, no? Yung ganyan-ganyan yun. Then, hipit dito sa plies. Then, hipit din dito ng konti sa long nose. Hilahin nyo yun. Sa tube niya. So, suot na natin dito sa mismong return switch. Yan. Sabi ko dito yung return. Okay. Okay na. So, bigyan yung pagkabit ng tugang switch. So, hot, i-jump mo lang yun para magdugtong. Kasi ito, itong hot na to, ito na yung supply mo. Para magkaroon din ng hot yung isang switch mo, kailangan mong i-jump papunta doon para magkaroon din ng supply. Kasi yung dalawang butas na yan, magkadugtong yan. So, itong dalawa, magkadugtong lang din yan. Okay? So, balik na natin. So, kahit maaari, pag nagagawa kayo ng switch o sa junction box, lagi may allowance. So, huwag ganito ka exit. So, ito existing na to eh. Pagpasok kasi ng wire o pagpasok mo sa box, papasok mo mahirap. Kahit maaari may allowance para natutupin siya. O future, sa future na pag-re-repair mo.
May allowance pa mawala. So, baligtad ako, no? So, tingnan nyo na lang rin kung ano yung nasa pangalan. Ito. Royo. Royo. Although, nagkakabaligtad din naman minsan yan. Minsan, itong switch ang baligtad o yung plate ang baligtad. Pero para sa akin, baligtad o ano, okay lang yan. As long na gumagana yung circuit mo. May spacing pa itong ano. So gawa natin yan para natatakpan natin mamaya. Okay. So mag-move on na tayo sa lights. So ang gagawin ko dito, maglalagay lang tayo ng ilaw dyan sa dalawang wire. Wala pa siyang ceiling. So para mapakita lang yung circuit natin, kakabitan ko ng temporary ilaw. Okay. So, ito lang ikakabit natin. Kasi ito i-coconnect lang natin pag yung gumawa. Okay. Let's go. Huwag maalis na ayun yung sarili nyo mag-wiring nyo pa isa-isang wire lang. Mataas nito isang wire. Tekan nyo. Para pag nag-glide kayo, sanay na kayo sa isa lang. So sa mga bagong viewers ko, please like the video. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe na rin at click din yung notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. So ayan, ready na tayo, try na natin yung ilaw ikabit. Thank you.
try pa yung breaker, buksan natin. So, 6 ko na. Okay. Hindi niya isa. Okay. So, ganun. No? Ganun lang yung paggawa ng single switch, convert mo ng two-gang switch. Okay. So, ito yung switch niya. Ito yung isa, no? Then, yung isa. Ayan, patay na rin. Ayan. So, ito yung isa. Isa. Okay. So, ayan. So, please like the video and subscribe na rin, no? So, yan lang ang may tuturo ko ngayon. So, thank you. God bless.